Salamat alaikum. Kagising ko lang dito sa Saudi, sa Riyadh. Tapos pagkagising ko, may matatanggap akong message mula sa tatay ko na yung 13 halos sa kamag-anak namin doon sa Gaza. Kagabi lang, nabomba ng Israel, ng Zionismo. Bomba sila ng Israel. Yung tita ko doon, patid niya, mga pinsan ko, dalawang lalaki din, at may mga iba pang mga bata, matanda, babae, mag-asawa, pati asawa niya, halos 13 sila lahat. Sa totoo lang sabi ng tatay ko, hindi namin alam kung sinong next destiny dito, sinong next na tadhana. Alam mo, ang masakit na isipin din yung double na sakit na ilang taong ko hindi nakita yung tatay ko. Since 2006 yung gumraduate siya sa Pinas ng doktor. Sabay na sana kami sa kanya, pinauna lang siya ng nanay ko. Tapos susunod kami. Sakto nagkagayra pa yung time na yun ulit. Sumara yung border. At 2 times pumunta yung nanay ko sa Egyptian Embassy. Hindi kami pinayagan makauwi. Sa totoo lang, simula yun, tuloy-tuloy na lagi may gera taon-taon. Halos kada ilang taon, babalik at babalik, sarado na yung border. Kaya yung time na hindi ko na siya nakita, halos magto 20 years na ngayon. 14 years old ko pa lang yun. Pinutol ko muna yung video kanina. Kanina yung tanghali. So, dahil may ano ko, lecture online. Tapos after nyan, inantay ko ng halos 4 oras yung balita. Kung anong balita na inuhukay pa lang yung building, na bumagsak lahat. Dahil kahit tatay ko daw, hirap daw siyang kilalanin sila. Kaya pinapasure ko sa kanila kung sa kanya kung sila ba talaga yun. So sabi niya yes, halos alam niya yung address doon, nakatira talaga. Bumagsak buong building. Yun, 13 lahat. Sila pa lang yun, na pamilya pa lang, hindi pa kasama yung mga kapitbahay. Hindi ko alam kung ilang bilang ang lahat. Hanggang ngayon may hinuhukay pa yung iba. So isa, itong balita pa lang na dumating lang na maganda ay alhamdulillah yung isang pinsan ko ay buhay. Pero dahil sa ito, wala na daw talaga. Isa lang ang nabuhay na nahukay nila yung pinsan ko. Na alam mo yung kawawang batang pagmulat mo na parang hindi mo alam ano nangyayari, bakit ka na naipit sa building, nasaan na yung magulang mo. So, totoo lang, kung karap ko lang siya, parang gusto ko yakapin, sabihin, pinsan, nandito ako. Yung sa totoo lang, nanay mo din nag-alaga sa akin. Bata pa ako sa Gaza dahil yung mga gulang ko nasa ospital sila lagi dahil sa opera ng kapatid ko may sakit. So yung nanay din niya noon dalaga pa nag-alaga sa akin. Kahit may attitude, medyo masungit siya dahil pinapalo ako. Lalo hindi pa ako nakakaintindi ng Arabic. Yung grade 1 ako kararating lang namin sa Gaza. Ganun pa man, Yamti, I forgive you. Pinapatawad kita anumang ginawa mo sa pag-follow sa akin. Mahal pa rin kita bilang tita. Naway, patawain ka ng Allah at magpahinga ka muna sa paraiso, inshallah. Sa totoo lang, kahit yung nanay ko, inalaman niya itong balita. Alam mo, hate niya yung tatay ko talaga dahil sa may away sila o divorce. Pero for the first time after 18 years halos, ngayon ko lang nakita na pati yung nanay ko nagkaroon na din ng concern sa wakas na sa tatay ko. Na tinatry pa namin maghanap ng kahit anong source o dahilan na makita ko meron pa siyang valid na papel nila noon mag-asawa pa sila, para lang magamit na dahilan na mailabas lang yung tatay ko sa Gaza na patunay na nag-asawa siya ng Pinay dati. Kinatry ko din yung the best ko na magawa sa side ko, na kahit makontak anuman embassy o embassy ng Philippines sa Egypt, na sana maisama siya kung meron man nakakanood nito na taga doon. Sa totoo lang, kachat-chat ka lang niya sa akin ngayon na magmamagrib na, magsasunset, kakain na sila at magdadasal. Sabi niya, bawat pamilya, isang dilata lang ng corned beef. Maghapon na ilang pagkain yun, isang corned beef na dilata, bawat isang pamilya. Dalawang slice ng tinapay at 2 liters lang ng tubig, na kung saan para sila, parang chemistry na alam mo, tinitimbang-timbang lahat ng mga pagkain na paano magkasya to for ilang linggo na hindi natin alam bago pa ipabukas nitong mga hayop na terorismo, Zionismo, na buksan ang border
na kung saan nag-aantay pa ng 150 na truck ng supplies ng mga pagkain, mga dinonate ng tao na pinapabulok nila sa desierto. Sa totoo lang, itong nakaraan na ilan mahigit 10 days na wala akong contact sa kanya, wala silang kuryente, tubig, kahit internet, o pati pinutol din yung kanilang pagtawag kaya hindi ako makatawag. Narelate ako sa noon yung high school ako na panay. Pagkatapos ng school, punta ako agad ng computer shop, hindi para maglaro ng games, para manood ng YouTube at hanapin sa mga balita kung sino yung mga patay doon, kung nandun yung tatay ko hindi, dahil doon ko lang nalalaman kung buhay pa siya o hindi. Once nawala siya doon sa mga patay na nasa ospital, ibig sabihin buhay pa siya. Yun lang yung tanging connection ko sa tatay ko kung malaman kung buhay pa siya o hindi. Sa buong high school ko, tawag dito, kinagawang laro lang yung mga nasa comment. Minsan parang kumaka-comment sa akin na parang ako pa yung may kinalaman dito sa gera, nagpasimuno ng gera o nagsimula nito. Parang alam mo yun, parang kung nasabihin na deserve natin o ano. Itong mga hipokrito na palibasa hindi nangyari sa kanila. Antayin nyo yung araw na mangyari sa'yo, sabihin ko din sa'yo na deserve mo din. Ano sa pakiramdam mo? Katulad lang kita na pamilyang normal na civilian na walang kinalaman dito, tulad ng 100 Pilipino doon sa Gaza ngayon na naipit, na walang kinalaman. Sa totoo nga lang, August pa sana itong taon, ay pupunta na sana kami doon, mag-exit na talaga ako dito. At pupunta na kami doon, inaantay ko lang yung anak ko na magkaroon ng Palestinian citizen para makabisita kami doon, makatira na kami doon. Yung lolo ko, binigyan ako ng lupa doon. Pero nag-iba lahat ng plano tuloy dahil sa hindi akalain nangyari na ito. Last year, yung lola ko din pumanaw na din, inaantay pa naman niya ako na inaasahan niyang for 20 years na hindi niya ako nakita. Siya pa lang nagturo sa akin ng Quran at Arabic. Bata pa ako. Sa totoo lang kanina, kahit siguro hindi matanggap ng tatay ko yung voice message ko dahil data lang, free na data lang ginagamit niya doon. At hindi ko alam kung sakaling mabubuhay pa ba sila mamaya o bukas. Hindi na, pati siya sabi, hindi natin alam anak kung sino tadhana ang susunod. Na sabi ko, kung ganyan, maiwanan lang kita ng voice message na baka ito na yung huling marinig mo yung boses ko dito sa mundo. Baka ito na yung last boses ko na marinig mo lamang dito sa mundo kahit papaano. For 20 years na hindi tayo nagkita. Tapos para sa mga taong hipokrito na ito ay war daw between Hamas at Israel, dito po, hindi ito war. Ito ay genocide. Genocide ng criminal na ginagawa yun ng pagpatay ng 6,000 na ngayon na civilian. Assalamu alaikum. In case this will be my last message or voice that you will hear my voice, I don't know how I can forgive myself. I pray to Allah really give us the chance to see each other here in this dunya before He take one of us. Do your best. Try to do something. I will try my best also to contact as hell whoever I can, just to really try to make something. Even for the first time, really, I saw Mama wanted to cooperate with this. She's trying someone she knows. She's still looking her paper if it's still valid for those papers before you are not yet divorced. We will use every single last thing that we can do just to bring you out there. And my brothers and sister also there, and my stepmother. Inshallah, 5 of you, one family. And I hope the rest also, step by step. I hope soon as possible. At least you heard my voice. If I'm not wishing that this will be the last, but at least you heard my voice in this dunya. Please, I really wanted to see you.